Okay, sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ka makakakuha ng trabaho online kahit wala kang experience. Meron akong tatlong paraan kung paano ka makakakuha ng trabaho online kahit wala kang experience. Yun ay ang internship, pag-network, at yung isa, yung tinatawag ko na pinagbabawal na technique kasi medyo madaya siya pero gumagana. Okay, so yan yung tatlo. So, yan. So, umpisa natin sa internship. So, internship, basic yan. OJT. Yung trabaho na kahit magtrabaho ka sa company nang walang bayad, okay lang. O yung OJT na may compensation o meron kang... Yung OJT na meron kang allowance. Kasi, kapag ka nag-i-intern ka dun sa... Halimbawa, ako, web developer. O ikaw, sa gusto mo maging writer, pumunta ka dun sa company na malapit sa inyo na tumatanggap ng mga writers. So yun, kung may company sa inyo na tumatanggap ng mga writers, dun ka pumunta at dun ka mag-training. Kahit maliit yung bayad, kahit walang bayad, basta makakapag-training ka dun sa company na yun. At makakausap mo, makakasalamuha mo yung mga marurunong talaga. Yun ang tip ko, kailangan makasalamuha mo yung mga marurunong at matanong mo sila. Tanungin mo sila ng mga nalalaman nila sa writing. Kasi sigurado yon, sure na sure yon. Kapag ka nandun ka na sa company, halimbawa web developer ka o programmer ka, pag nandun ka sa company na puro programmer, matatanong mo yung mga programmer kung ano yung mga skills nila, kung ano yung dapat na pag-aralan, kung ano yung mga dapat gawin. So, malalaman mo, mapapag-aralan mo yung galawan dun sa company na yun. So, magkakaroon ka rin ng mga skills na ma-acquire mo kahit hindi ka nila binabayaran. Kahit allowance lang yung binabayad nila sa'yo, makukuha mo naman yung pinakamahalaga, yung skill. So, yun yung take ko sa internship. Kung mayroong malapit sa inyo na isang company na tumatanggap ng OJT kahit di ka naman babayaran, basta makuha mo lang yung experience, saka yung skill na kailangan mo. Basta i-acquire mo lang yung mga skills, magtanong ka dun sa mga marurunong yun. Magigets mo yan. Yung mga makukuha mo pa dun sa mga marurunong, pwede mong ilagay sa sarili mong portfolio. At yun, pwede ka nang mag-apply online. Meron ka ng mga skills na dala-dala. So yun. Pangalawa, yung networking. Pangalawa yung networking. Hindi po yung networking na kung saan pamilyar na pamilyar tayo. Ibig sabihin itong network dito na sinasabi ko ay kung may kakilala ka lang sa company. Kung may kakilala ka dun sa online job, online business, o kung ano man yun, may kakilala kang freelancer din. At sakto-sakto yun din yung gusto mong pasukan. Pwede kang magpa-refer sa kanya kasi malakas yung referral, lalo na sa mga freelancing. Diba, nirefer ka ng kaibigan mo na malakas. Malakas yung skill niya sa writing. Kuha niya yung loob ng client. So, pwede ka niyang i-refer. Kapag ka may slot, naghanap yung client, pwede ka nang i-refer nung kaibigan mo. Pwede ka i-refer ng kaibigan mo para magtrabaho dun. So, malakas yung hatak ng referral. Kung wala ka pang experience, pwede ka namang i-advertise nung nag-refer sa'yo na, ito, magaling yan. Magaling yan dito sa programming, magaling yan sa design. O ano man yung skills mo, pwede kang i-refer nung kaibigan mo. Yun naman eh, kung meron kang kakilala lang, kung may kaibigan ka. So yun, parang referral. So yung pangatlong technique natin, yung sinatawag nating pinagbabawal na technique. So ito, ginawa ko to nung unang beses ako nag-apply sa company. So kung hindi kayo komportabling gawin to, huwag nyong gagawin. Kagagaling ko pa lang sa OJT, kagagaling ko pa lang sa college, mag-a-apply na agad ako. So, wala pa akong masyadong alam. Wala pa akong masyadong knowledge. Pero confident ako na meron akong konting skill na kaya kong ibigay dun sa client. Dahil napag-aralan ko na rin to, self-study. Nag-self-study ako ng mga skill at may mga na-acquire ako dun sa OJT namin. So, medyo confident ako na mag-apply online sa mga online job. So, ang ginawa ko, medyo pineke ko yung experience. Nilagay ko 1 year na akong may experience. Nilagay ko 2 years na akong may experience dun sa web development. So yun,
lalagay nyo lang yung ano. Halimbawa, kung confident kayo ha, kung confident kayo dun sa skills nyo, o hindi ko sinasabi na pekein nyo tapos pagdating nung interview, pagdating nung actual na trabaho na, hindi mo magagawa yung trabaho. So, malakas yung loob ko na mag-apply. Kasi alam ko na matututunan ko yung skill. Parang ramdam ko na na matututunan ko yung skill. Halimbawa, nag-apply ako ng front-end development. Eh, hindi pa ako masyadong marunong ng front-end, pero bahagya, marunong na ako. Nung nag-apply ako dun sa client, sabi ko nga, isang taon na experience ko dun. Isang taon na akong web developer, isang taon na akong nagpa-front-end web development, isang taon na akong nag-WordPress. Yun yung sinabi ko sa client. So, habang nagtatrabaho ako dun sa client, habang binibigyan niya ako ng mga task, inaaral ko yung mga skill ng front-end development. Inaaral ko kung paano yung design nito, kung paano yung setup niya dun sa business niya, kung paano yung gusto niyang gawin dun sa website niya. So, naaral ko yon, lahat yon, at nagkaroon ako na experience dahil dun. Hindi ko nabigyan ng sakit ng ulo yung client, tatulungan ko pa yung client. Dahil yung skills na yon, yung skills na hinahanap niya, meron din ako nung skills na yon. At dahil napag-aralan ko na, alam ko na rin kung paano gawin yon. So parang ganon. Habang nagtatask ako sa kanya, inaaral ko na rin kung ano yung ginagawa niya. Kung ano yung skills na kailangan niya, yun yung inaaral ko. Habang nagtatrabaho na yun sa kanya. So wala pa akong skills nito, wala pa akong experience nito. Wala pa akong experience, zero experience, kagagaling lang ng college. Wala pa akong experience, nilagay ko lang dun sa resume, may 1 year experience na ako. May 2 years experience na ako. Yun lang ginawa ko. So hindi para sa lahat to, kasi hindi naman lahat malakas ng loob katulad ko. Pero kung medyo malakas yung loob nyo, pwede nyo rin gawin yun. Kung na-feel nyo na kaya mo naman to, bakit hindi, di ba? Bakit hindi mo i-try? So ito yung nasa isip ko nun. Walang client na may pakialam kung gano'ng kakatagal nagtatrabaho na. Basta alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung nakakatulong ka sa kanya, kung ano yung inuutos niya, nagagawa mo naman, nagagawa mo ng maayos. Kung nagagawa mo naman meron kang skills, bakit hindi? Nakakatulong ka naman sa client, bakit hindi ka mag-apply? Kung yung experience lang yung nagiging excuse para hindi ka mag-apply, kung experience lang yung naging excuse para hindi ka tanggapin ng client, eh hindi naman pwedeng excuse yun. Basta may skill ka, advance yung skill mo, willing kang matuto. Kahit wala kang experience, makakapasok ka sa home-based o online jobs. Sa inyo, alam ko na mga paraan para makakuha ka ng trabaho online kahit wala kang experience. Sana nakatulong sa inyo. Salamat sa panonood.